So maraming salamat sir dito sa binigay mo natin. Well, very very powerful ito. So ngayon napansin ko guys, kung nag-take down rin kayo ng notes katulad ko, okay, which is I assume na ginawa niyo rin. Napansin ko dito 10 tips para maging isa kang top earner din. Dito sa 10 tips na to, dalawa lang dito yung more on about para sa sarili. Kasi more karamihan dito, kung mapapansin mo, hindi, tatlo pala sa ayan, dalawa, apat pala, apat. Okay. Apat dito yung more on about sa sarili, and then yung anim more on sa ibang tao. So yun yung napansin ko kasi personally, yun na problem ko din yan. Isa sa mga naging problem ko is more on naka-focus ako sa kumbaga, especially no nagsisimula ako, naka-focus ako more on sa sarili ko, paano ko kita, paano ko magiging top earner, paano ko ganyan, puro ako. So, kung mapapansin mo, nanggaling mismo kay Sir Ed sa top 1 ng aming company na anim dito naka-focus sa pagtulong sa tao. Okay? Kasi especially itong number 2, gawin mong M-plug yung mga nasa ilalim mo. Number 3, and keep recruiting, number 5, teach your downlines, number 6, i-keep mo yung downline mo, number 9, magpasalamat ka sa mga tao sa paligid mo, number 10, pahalagahan mo yung mga tao sa paligid mo. So more on, mahalin mo yung mga tao sa paligid mo, more on about sa ibang tao. Kaya yun yung na-realize ko ngayong gabi na para ma-hit mo talaga yung next level ng success, para ma-hit mo talaga yung success na gusto mo, kailangan naka-focus ka na ma-hit yung nung mga tao sa ilalim mo yung success na gusto nila. Okay? So yun yung napakaganda natutunan ko dito. So Sir Ed, meron lang rin ako mga konting question regarding dito sa tips kasi para rin maging malinaw sa Ethical Nation na kung paano nila ito masisimulan ng gawin. So ngayon dun sa first tip, which is yung having a vision. Ano yung maisasuggest mo para sa mga nagsisimula pa lang? Kasi majority talaga sa mga nagsisimula, especially katulad ko, nagsimula ako, wala naman akong vision. Wala akong vision. Ang gusto ko lang talaga is kumita ng malaki. Kasi naramdaman ko yung feeling na palagi akong kinakapos, nag-work ako as a service crew, na yung hindi pa dumadaan, naranasan ko rin yung hindi pa dumadaan sa palad ko yung pera may paglalaanan na. So sabi ko, gusto kong kumita ng malaki. Gusto kong mabili yung mga bagay na gusto ko. Yun lang naman. Wala naman akong grand vision about dun. So, anong may re-recommend mo, Sir Ed, dun sa mga nagsisimula, paano sila magkakaroon ng vision nila? Okay, ganito. No? Importante kasi yung environment. Okay, so kung medyo negative ang environment mo, halimbawa sa bahay, puro problema, lagi pinag-uusapan, paano makakabayad sa utang, paano na tayo, ano yung kakainin natin, no? Minsan kailangan mong umalis doon, hanggat maaari, huwag kang mag-stay doon, eh. Pero hindi ko naman sinabi na huwag na kayong umuwi, okay? So baka inaanap tayo ng pamilya nyo, no? Okay, ang point ko lang, kung medyo negative sa paligid mo, be with the people na merong vision. Okay, so napaka-importante yan, no? Doon ka sa mga taong malayo yung gusto nilang marating sa sa buhay. So, importante na dapat mamili ka or dapat alam mo yung taong pinakikisamahan mo. Okay, and pangalawang tip ko rin, syempre kung lalabas ka rin lang naman, pumunta ka sa mga lugar na mabubuksan ulit yung isip mo. Halimbawa ako nung time na wala akong pera, no? So, ang ginagawa ko, naglalakad ako sa mga subdivision or umiikot ako sa mga model ng mga condominiums. Okay, yung mga model unit nila. Tinitignan ko yon, iniikot ko yun, nag-i-stay ako doon. So yung pinipil ko talaga na one day magkakaroon ako ng ginawa ko rin yun. Ng ganito, no? So napaka-importante kasi yung vision natin, andito lahat nasa utak So kung mali ang mindset mo, okay, mali yung, kumbaga wala sa alignment yung utak mo, kahit may skill set ka, mahihirapan ka. Yes, tama. Okay, kaya dapat i-align mo muna yung isip mo doon talaga sa gusto mo mangyari. Ayan. So, yun, maraming salamat, Sir. Naalala ko tuloy bigla yung recently lang. Actually, recently ko lang ginawa yun kasi napunta ako sa lugar ni Grace, yung girlfriend ko. Na doon sa tinitirhan ng parents niya kasi may-ari kasi noon is yung ate niya. So doon sa sa village na yun, maraming mga malalaking bahay. So ang tahimik pati niya. So ang ginawa ko, one time naglakad-lakad ako doon. Tapos pinagtitingnan ko yung malalaking bahay. Sabi ko, one day magkakaroon ako ng ito. Ang sarap sa feeling. Kasi marami sa atin, kumbaga most of the time, especially sa mga nagsisimula and hindi naman siya
hindi naman siya mali. Normal to. Na, alam mo yun, pag nangangarap tayo, nag-visualize tayo, kumbaga, para sa, may limits pa rin. Mm-hmm. Ano yung sabihin? Okay na, kahit gantong bahay lang. Okay na, kahit, ano, saktong sasakyan lang, magkasya lang tayo. Okay. Okay na, kahit makapunta lang tayo sa gantong lugar. So, most of the time, tayo mismo, alam mo yun, sabi nga, may kasabihan nga eh, libre na nga lang mangarap tapos di pa natin ginagawa. Tama, tama. Libre na nga lang mangarap tapos ang liit-liit pa eh. Diba? So sabi ko, yun yung na-realize ko nung ginagawa ko yun, nung nag-visualize ako, naglalakad-lakad ako doon sa village na yun. Sabi ko, doon ko na-realize, sabi ko, parang liit pala ng pangarap ko kasi may ganun akong limits eh. Sabi ko, bakit ang gusto ko ganito lang? Eh pwede namang mas malaki. Bakit kailangan kong ano, bakit kailangan ko limitahan yung sarili ko? Mag-visualize ka na rin lang naman eh. Diba? Libre lang naman yun eh. Diba? So sabi ko, lakihan mo na nga lang na rin naman. So, yun ang ginawa ko. Nag-start ako maglakad-lakad doon. Tinignan ko. Sabi ko, ay, ito gusto ko. Ay, ito, mas malaki. Mas gusto ko ito. So, ganun yung ginagawa ko. And yung iba, siguro, yung iba sa inyo, baka ma-weirdohan ka pagsimulan mong ginawa to. Pero ito yung tatandaan nyo, guys. Especially sa inyo na sinasabihan ka, pag nag-visualize ka, pag sinashare mo yung mga goals mo, expect mo na posible yung pagtawanan ka. Tama, tama. Pagtawanan ka, at ang masakit pa, yung mga taong tatawa sa'yo, yung mga taong di pa maniniwala sa'yo, yung mga taong mahal na mahal mo sa buhay. Yung mga taong malalapit pa sa'yo. Most of the time, hindi naman sa lahat ng oras ganun ang nangyayari, pero most of the time ganun. Kasi hindi naman sa dahil hindi ka nila mahal or ano, pero nangyayari kasi yon dahil nakikita ka nila bilang ikaw ngayon. Kung ano ka ngayon, hindi nila nakikita kung ano yung nakikita mo. Diba? Sabi nga, kaya nga ang mga networker, diba, sinasabihan na baliw, diba, nababaliw na daw. Kasi, totoo yun. Kumbaga, in a sense na, kaya sinasabihan ng baliw, dahil ibang level na yung way ng thinking natin. Ibang level na yung way ng pag-iisip natin. Kumbaga, majority ng tao, yan lang yung gusto nila, hanggang dyan lang sila eh. Pero ngayon, ikaw, naging kakaiba ka, so yung majority ng mga tao sa paligid mo, mawiwirduhan sila sa'yo. Sasabihin nila, nababaliw ka na, nasisiraan ka na. Huwag ka nga magsasabi ng mga ganyan, na hindi yan mangyayari sa'yo. So, it's completely fine. Kaya, sabi nga nung upline ko dati, naalala ko, sabi niya, kapag ikaw shinare mo yung pangarap mo sa family mo, sa friends mo, tapos hindi ka nila pinagtawanan, tapos sinabi nila sa'yo, kaya mo yan, ibig sabihin, ang liit-liit daw ng pangarap mo. Totoo yan. Sobrang liit daw ng pangarap mo. Dapat daw pagtawanan kanila. Dapat daw kantsawin kanila. Kasi kapag kinantsaw ka nila, ibig sabihin, hindi magkasya sa sarili, sa utak nila, yung laki ng pangarap mo. So, ganun yung isa sa mga mai-advise ko din sa inyo pagdating sa inyo na mga beginners na nag-visualize, nag-ano ng goals. Expect mo, pagtatawa ng kanila, hindi sila maniniwala sa'yo. It's completely fine. Sabi ko nga, na rin nung upline ko, di ba? Kapag di sila naniniwala sa'yo, good news. Kasi sobrang laki ng pangarap mo. Ang ganda ng pangarap mo. So, ituloy mo lang yan pagdating sa vision. Ngayon naman, tatanong ko is yung regarding dun sa pag-create ng Millionaires Club under you. Kasi meron kasi nagiging problem na merong mga, hindi ko alam, na-experience ko to eh. Merong mga networkers na sa sobrang taas ng pride nila, ayaw nila na mas magaling sa kanila yung downline nila. So, ako later on ko na lang to na-realize eh na dapat mas maging proud ako. Ano yung maisasuggest mo sa kanila kung meron silang ganong way ng pag-iisip na dapat ako yung pinakamagaling kasi ako yung upline? Okay, gaya ng sinabi ko, yung success mo bilang top earner, hindi mo success ng dahil ikaw lang yan. Okay, kaya ka naging successful, it's because dahil sa mga tao na nasa ilalim mo. Okay, tandaan mo that network marketing is a teamwork business. So, hindi ka maging successful kung dahil ang sarili mong galing, kundi dahil magaling din ang ilalim mo. So, ibig sabihin, kung mas magaling ang ilalim mo, dapat mas magpasalamat ka. Kasi makakatikim ka ng retirement. Mahirap na ikaw lang magaling. Kasi bakit? Kung lahat ng downline mo hindi marunong, hindi magaling, eh paano ang time freedom mo? Diba? Yun yung reason kaya tayo nagre-networking, because we want time freedom. We want to develop leaders better than us. Look at Henry Ford. Ang laging niyang sinasabi noon is, I'd rather get someone who is better than me. Ganon din sa networking. Get someone better than you. So magkakaroon ka ng time freedom. Tama. Kasi ganun naging problema ko dati. Gusto ko ako bida, gusto ko ako palagi magaling. And later on, wala na lang na-realize na dapat pa mas maging proud ako pag mas magaling yung downline ko eh. Ang nagiging problem lang kasi kapag ka, kapag ka nahahaluan na ng pride. Kasi sabi ko nga, may tamang paglalagyan ng pride, pero sa mga ganung bagay, hindi.
So every time sinasabi ko sa mga downlines ko na ano, okay, wag niyong i-goal na maging katulad ko. Tama. Sabi ko sa kanila, hindi niyo ako kayang gayahin. Bakit? Hindi dahil sa ganto ako. Hindi niyo ako kayang gayahin kasi ako si Carl Serrano. Sabi ko sa kanila, ikaw si ganto, ikaw si ganyan. So dapat ang i-goal mo maging best version ng sarili mo. Now, pwedeng dumating yung time and matutuwa ako kapag nangyari 'yon. Kapag gumaling ka, mas magaling ka na kaysa sa akin, mas malaki kinikita mo sa akin, mas marami ka na achieve, mas okay sa akin 'yon. Kasi sabi ko nga, isa sa mga reason kung bakit ako nagstay sa network marketing, sa totoo lang nung I think 2016 yata, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang umalis and trinay kong yung ibang business. Nagtry ako ng ibang business na meron pa rin kinalaman sa network marketing pero hindi na ako ano, hindi na ako nagne-network. So sinubukan ko siya pero nung mga time kumikita ko, hindi ako masaya. Sabi ko, ba't hindi ako masaya? Malaki naman yung kinikita ko. So doon ko na-realize na nung time na yung mga students ko lumalapit sa akin, yung mga tinuturuan ko na magkaroon ng result, lumalapit sa akin, nagpapasalamat sila, thank you sir, sa tinuturo mo, ganito, ganyan, ganyan. Doon ko na-realize na doon ako masaya. Doon ko na-realize na yun yung nagbibigay ng saya sa akin. Kasi, alam mo yung sabi ko nga nung mga time na yun, kaya ko magbasa ng ganito maghapon lang, kahit ang haba ng mga messages nyo, ang ganda ng sinasabi, thank you, mga thank you messages. So sabi ko, yun yung nagpapasaya sa akin. So sabi ko, saan ko ba makukuha yun? Sa network. Okay, sa network marketing. Kasi pag binago mo yung buhay ng tao, nasa paligid mo, yung mga downlines mo, masalamat sila sa'yo eh. Diba? Pero choice nila, kung masalamat sila o hindi. Pero at least ikaw, alam mo, diba, na tinulungan mo sila. So ngayon, kaya sinasabi ko sa mga downlines ko, huwag niyo ako tularan, huwag niyo akong habulin. Diba, yun yung mga term, habulin kita offline. Sabi ko sa kanila, huwag ganun, lampasan niyo ako. Yun yung sinasabi ko sa kanila, lampasan niyo ako. Pero, dapat mas humble pa kayo kaysa sa akin. Tama. Yun yung ano, kasi minsan, di ba, kapag hindi natin control yung pera, tayo yung kinokontrol ng pera eh. Di ba, umaakyat sa ulo yung pera, nangyari sa akin yan. At yun yung isa sa mga reason ba't ako bumagsak talaga ng matindi. Kasi umaakyat sa ulo ko yung pera. So, yun yung palagi ko nare-remind sa mga downline ko. The more na umaangat ka, dapat yung humility mo, the more na bumababa. So, the more na nag-improve yung humility mo. Yung pride mo, the more na bumababa. Okay, kasi kung mapapansin mo, karamihan ng mga top earners na nakilala ko, hindi naman lahat, pero karamihan, most of them hindi kumahalata na top earners sila, hindi kumahalata na kumikita sila ng malaki. Especially ito, si Sir Ed, nung first time ko siya ma-meet, that was May 2018. First time ko siya ma-meet, hindi ko akalain na siya yung top 1. Kasi, alam ko siya, upline siya, pero hindi ko akalain na siya yung top 1. Hindi ko akalain na isa siya sa mga top earners. Pero, nung nauna ko siya ma-meet, alam ko, siguro kumikita to ng malaki, pero hindi ko alam na top 1 siya. So, nung nalaman ko, nagulat ako, top 1 pala yung upline ko. Naging upline ko, top 1 pala. Sabi ko, ayos yun ah. Majority naman ng kalala ko na top earners, napaka-simple lang nila, napaka-humble lang nila. So, yun yung ano, yun yung isa sa mga pwede nyong ring gawin pagdating sa mga downlines nyo na the more na umaangat sila, dapat yung humility nila nag-i-improve din. Okay, dapat hindi umakyat sa ulo yung pera. Okay? Tama. So, yun. Next ups is yung ano, yung pagdating sa ano, recruiting and dito sa moving the product. Mm-hmm. Kasi, minsan, actually, hindi minsan, madalas eh. Mas madali kasi magbenta ng products. Mm-hmm. Mas madali magbenta ng products. Tapos, mas mabilis yung income. Yung iba, tinatamad na mag-network. Gusto na lang nila magbenta ng products kasi bilis ng income eh. Pagbenta mo, andyan na kaagad si income. Unlike sa network na minsan, maghintay ka pa 1 week, maghintay ka pa couple of days bago mo makuha yung check mo. Diba? So, sa product, palitan na lang. Mas malaki pati yung commission most of the time. Mas mabilis. So, ano yung maisasuggest mo sa mga network marketers na or even yung mga network leaders na yung mga downlines nila nagpo-focus na lang sa pagbebenta kasi ayaw na mag-recruit kasi mahirap mag-recruit, nare-reject ka, sinasabi ka scammer. So ano, Sir Ed, yung may recommend mo sa akin? Okay, ganito, no? Lagi mong balikan, bakit ka nasa networking, ano ba talaga yung gusto mo? So yeah, doon pa rin papasok, ano ba yung, ano, yung vision mo nung sumali ka? And bilang upline siguro, kailangan i-one-on-one mo yung ano, yung downline mo para i-remind sa kanya or kunin kung ano talaga yung gusto niya mangyari sa ano, sa negosyo or gusto niya mangyari sa buhay niya through network marketing, no? Ano ba ang gusto niya? Gusto niya lang ba ng daily income o gusto niya talaga ng time and financial freedom? So doon papasok 'yun, no. Okay, ngayon i-remind ko lang
yung networking hindi siya benta-benta eh. Yung benta-benta is only siguro at least a portion of the whole business. So meaning kung benta-benta lang ang gagawin mo, you are not doing the 100% of the business. And time will come na mababurnout ka. Baka yung mga kasabayan mo eh sobrang laki na ng kinikita, ikaw nasa 3,000 a day, 5,000 a day pa din ng kinikita mo, no? So, may advice ko, since nasa networking ka rin lang naman, i-maximize mo na yung ano, yung compensation plan. No, itodo mo na, ibuhos mo na. Okay, wag mong hayaan na benta-benta kasi time will come na in reality kasi ang product merong life cycle. So, yung binibenta mo pwedeng malaos 'yan. And the more na dumadami yung ano, yung distributor, the more na dumadami din yung competition mo. Okay, so don't stick with that. Hindi ko sinasabi wag mong gawin, but do not stick. Gawin mo yung duty ng isang network leader to develop leaders kasi andun talaga yung ano, yung pinakamalaking part ng income. Kung sa benta-benta, let's say kumikita ka ng 100,000 kada buwan, eh kung income talaga ang gusto mo, kung talagang freedom ang gusto mo, go for the 1 million. Paano mo makuha yung 1 million? I-build mo yung network mo. Okay, walang madali sa mundong to. Okay, walang madali. Diba? So, maring iniisip mo, dali magbenta kaysa sa mag-recruit. But time will come, mahihirapan ka magbenta. At time will come, sasabihin mo, sana nag-recruit na lang ako. Okay? So, ang may advice ko, if you are in network marketing, do the business 100%. You sell, you recruit, you train, you develop leaders. Okay. Yes, tama yun. Kasi yun rin yung naging experience ko dati. Na kumita ko ng malaki, product sales talaga noon. Nagsimula ako, malakas ako magbenta. Pero one time, nagkasakit ako. Ayun. Nagkasakit ako, I think for 3 days or mas mahaba pa. And then sa mga time na may sakit ako, wala akong income. Ayun. So doon ko siya na-realize na, alam mo yun, pagod na pagod ako sa pagbebenta. Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi ko siya maramdaman? Diba, ang laki naman ang kinikita ko. Diba, nag-average ako that time 7,000 isang linggo minimum. So hindi na masama. Diba, eh that was I think 2014 or 15, 19 years old lang ako noon. Single, wala akong responsibilidad sa pamilya. So ibig sabihin lahat ng kinikita ko akin. Pero bakit ganun, hindi ako masaya? Bakit hindi ko nai-enjoy yung pera ko? Kasi yun nga, pagod na pagod ako sa pagbebenta, wala siyang residual income. Tama. Hindi siya magbibigay ng passive income. Kasi for example, meron ka maraming clients na bumibili ng products. Time will come, dadating at dadating yung ano, yung oras na lilipat sila ng product, may mas magandang lalabas, lilipat sila ng binibilhan, iba na yung bibilhan nila, mas malapit kaysa sayo. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!